Amen. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Good morning po. Good afternoon. Magandang hapon at magandang gabi sa ating lahat. Amazing people of the Lord. Naniniwala po ko na ngayong araw na ito ay nilikha po ng Panginoon para po tayo ay magpuri, magdiwang at magsaya. Amen po ba? So lahat po ng excited ngayong oras na ito na pumuri, sumamba sa ating Panginoon, pwede po ba natin pusuan ng ating Panginoon dyan? Pwede ba tayong mag-heart react dyan? Mag-type ng amen, mag-type ng I'm excited sa mga masisipag po, mag-type dyan. Purihin po ang ating Panginoon. Mga kapatid, at welcome din po sa mga bago po nating kasama, sa mga ngayon lang po na nakapanood nitong gawain na ito, ngayon lang po nakapasyal dito sa ating church, online service, welcome po kayong lahat at maaari din po nating ibahagi itong ating service para po mas marami pa pong makapanood ng ating gawain. At kapag hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating pong mga YouTube channel, mga pages, mga kapatid, pwede nyo pong i-type dyan yung pangalan ko at mag-subscribe na po kayo. Ay, hindi, pangalan po ng church natin, Amazing Hope Christian Church International. Okay po, so idaanan nyo lang din yung pangalan ko. At of course, may mga leaders po natin, baka yung leaders mo, meron ding page yan. So, i-follow na rin po natin. Kaysa naman kung sino-sino at kung ano-ano mga pina-follow po natin, sinusuportahan natin, okay po, ay suportahan din po natin yung ating gawain, yung ating mga mentors, yung ating mga leaders, mga kapatid. Amen po ba? So, again, mga kapatid, welcome po sa ating gawain ngayong oras na ito. At welcome din po to the second topic of our new series for the month of December. Wow! Napakabilis po ng panahon, napakabilis ng araw, December na, mga kapatid. At ngayon po ay nasa ikalawang topic na po tayo ng ating series na meron pong pinamagatang Down to Earth. Pakitype nga po dyan, Down to Earth. Pakisabi po sa katabi mo, Down to Earth. At dito po sa ating series, mga kapatid, ang pag-aaralan po natin ay, or bibigyan nating linaw ay yung bakit ba si Jesus or why Jesus left His throne in heaven to come to earth. Bakit nga ba ito ginawa ng ating Panginoon? Ang ganda-ganda na ng sitwasyon niya doon. Ang ganda-ganda ng kalagayan ng Panginoon. So anong reason ni Lord? Bakit siya bumaba pa dito sa lupa? At alam naman po nating lahat yung nangyari kay Jesus after niyang bumaba dito sa lupa, after niyang ipinanganak, after niyang magkatawang tao, after niyang mabuhay po kasama ang mga tao. Alam naman po natin yung kanyang naging kwento. Pero siyempre, aalamin pa po natin yan ng lubusan. Bibigyan po natin ng linaw yung mga katanungan, bakit po bumaba ang Panginoon dito, or pwedeng itatama din ng Panginoon, or itong series natin na ito, itatama yung mga matagal na nating kaalaman patungkol po dito sa pagbaba ng ating Panginoon. Kasi hindi po porket matagal mo nang alam, or yung mga matagal na po nating alam, ay hindi po ibig sabihin nun, yan na po yung tama. So bibigyang linaw. Okay po ba yun? Andiyan pa po ba kayo? Tao po. Okay, ako po excited talaga na gawin yan dito sa service na ito. Praise the Lord. So, try to imagine, mga kapatid, how tragic the world would be if there was no Christmas. Na-imagine mo na ba ang mundo ng walang Pasko? Di ba? Parang katulad ng walang kayo. Ganon. Or hindi kayo. Di ba? Parang, alam mo yun, nag-aral ka tapos hindi ka nakapagtapos. Ang hirap. May bangko ka pero walang laman. Ang hirap. May lamesa pero walang pagkain. Ang hirap. Di ba po? Ang hirap, mga kapatid, ang hirap isipin na walang Pasko ang mundo. Lalo na po sa mga tao na parang dito lang umaasa magkaroon ng bago pag Pasko. Di ba? Ang hirap, mga kapatid, pwede bang i-type mo dyan, ang hirap. Ang hirap isipin, mga kapatid, ng mundo ng walang Pasko. Kaya nga napaka pinagpala po natin, napakabuti po ng ating Panginoon at hinayaan niyang mangyari itong araw na ito, which is sineselebrate po natin itong Pasko, mga kapatid. So, tignan po natin, pag-usapan natin ngayong oras na ito, bakit nga ba bumaba ang ating Panginoon dito sa lupa, mga kapatid. So, let us open our Bible in the book of Luke chapter 1, verses 67 through 80. Luke 1:67 hanggang 80. Tignan po natin, mga kapatid, itong mensahe ng ating Panginoon. Verse 47, sabi po dito, His father Zechariah
was filled with the Holy Spirit and prophesied. Praise be to the Lord, the God of Israel, because He has come and has redeemed His people. He has raised up a horn of salvation for us in the house of His servant David. Verse 70, as He said through His holy prophets of long ago, salvation from our enemies and from the hand of all who hate us. Verse 72, to show mercy to our fathers and to remember His holy covenant, the oath He swore to our father Abraham, to rescue us from the hand of our enemies and to enable us to serve Him without fear. Verse 75, in holiness and righteousness before Him all our days. And you, my child, will be called a prophet of the Most High, for you will go on before the Lord to prepare the way for Him, to give His people the knowledge of salvation through the forgiveness of their sins. Verse 78, because of the tender mercy of our God, by which the rising sun will come to us from heaven, to shine on those living in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the path of peace. Last verse po, verse 80, and the child grew and became strong in spirit, and he lived in the desert until he appeared publicly to Israel. So purihin po si Lord sa pagkabasa ng kanyang salita. Mga kapatid, pwede po ba natin palakpakan si Lord dyan kung nasaan ka man ngayon? Mga kapatid, you know what, church? God's blessing was resting abundantly on Zechariah and Elizabeth. Kung kilala nyo po at natatandaan nyo po, mga kapatid, si Elizabeth at si Zechariah, mga kapatid, ito po yung magulang ni John the Baptist. Alam nyo po, napaka-pinagpala nitong mag-asawang ito. Why? He sent them a baby boy. Ang Panginoon, mga kapatid, ay pinadalahan sila ng anak na lalaki, just as He promised. Now, pwede bang i-type mo dyan, mga kapatid, just as He promised? Alam nyo po, mga kapatid, kung aaralin nyo po yung mga unang verses dito sa chapter na ito, makikita nyo po sa kwento na tila baga imposible nang magkaanak si Zechariah at Elizabeth dahil po sila po ay matatanda na. But you know what, mga kapatid? Pakinggan nyo po ito, walang imposible sa ating Panginoon. Amen po? Walang imposible sa Diyos. Maniwala ka, kapag nangako ang Panginoon, tutuparin niya. At hindi kayang hadlangan ng edad, ng panahon, mga kapatid, ang katuparan ng pangako ng Diyos. So nangako ang Panginoon sa mag-asawa na bibigyan sila ng anak at yun nga po ang nangyari. Kaya po sa lahat ng naririto ngayon, mga kapatid, huwag kang mawalan ng pag-asa. Amen po? Pakisabi dyan sa katabi mo, pakisabi sa sarili mo, huwag kang mawalan ng pag-asa. Sa mga nananalangin po hanggang ngayon ng makakasama sa buhay, huwag kang mawalan ng pag-asa. Matuto na lang po tayo sa buhay ni Zechariah at Elizabeth. Malay mo, yung ipinagpipray mo mapapangasawa, mga kapatid, ay ipapanganak pa lang yung magiging magulang ngayon. Alam niyo po yun? Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Di ba? O baka dinededicate pa lang sila ngayon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Yung ipinagpipray mong trabaho, baka pinagpaplanuhan pa lang itayo ngayon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Okay po, yung prayer request mong, yung prayer request mo na laptop, di ba? Hindi mo alam, mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa ating Panginoon. Mga kapatid, yung ipinagpipray mong bahay at lupa, pangyayarihin ng Panginoon yan. Yung ipinagpipray mong ministry, yung ipinagpipray mong grupo, pangyayarihin ng Panginoon yan. Sino po rito naniniwala? Amen? Praise the Lord. Mga kapatid, katulad nga po ng ating pinag-usapan, pinangyari ng Panginoon sa mag-asawang Zechariah at Elizabeth ang kanyang pangako. And they named him John, just as God had instructed. Alam niyo po mga kapatid, ang mga Diyos po, ang mga Hudyo po, ay tinitignan ang mga bata bilang isang pagpapala. At yan din naman po talaga ang sabi ng Bible. Okay po, ang sabi po ng Bible sa Psalms 127, mga kapatid, ang mga sa Good News Translation, sabi dyan, children are gift from the Lord, they are real blessing. Grabe, kapatid, kung naghahanap ka ng blessing, mga kapatid, ang sabi ng Bible, yung anak mo daw yan ang real blessing.
Okay? Yan po yung real blessing. Yan po yung totoong pagpapala. Mga kapatid, kaya huwag ka nang malungkot, mga kapatid, kung wala ka mang mga magagandang material na bagay sa buhay mo, pero meron kang anak, niregaluhan ka ng Panginoon ng anak, yan ay real blessing. Amen po? Yan talaga ay kayamanan. Kaya wag mong ibabaon. kasi sabi mo, Pastor, kayamanan, ibabaon ko na lang tong anak kong itong napakakulit. Di ba, alin ang makulit? Wag lang may sakit. Amen po ba? Amen. Ang hirap kaya nang may sakit. Tama ba? Hirap nang may sakit. Kaya po sa mga magulang dito na merong makulit na anak, enjoy nyo na lang. Natatapos naman yan. Di ba? Huwag ka nang magreklamong maraming kalat na laruan. Bili ka naman ng bili. Okay po. Karoon naman ng bumili niyan. So, sabi ng Bible, mga kapatid, ito daw po ay real blessing. Amen po. Sa lahat po ng mga may anak dyan, i-enjoy po natin yung anak natin, mga kapatid. Hanggat pag may oras ka, enjoy mo. At kung wala ang oras, gumawa ka ng oras, mga kapatid. Okay po, para sa mga anak po natin. So dito, mga kapatid, Jews look on children as a gift of God, a heritage from the Lord. And rightly so, mga kapatid, for they are, mga kapatid, and Israel would not follow the practices of their pagan neighbors. Ganun po sila. Ganun nila pahalagahan ang mga children, mga kapatid. Tingin nila rito ay regalo at hindi po nila ginagawa yung ginagawa nung kanilang mga kapitbahay na bansa. Ano po yun, mga kapatid? Aborting or abandoning their children. Uy, pwede pala yun. Pwede palang nasa kapitbahay ka, may mga kasama ka sa lugar mo na hindi maganda ang ginagawa, hindi maganda ang practices, pero hindi mo pinapractice. Andiyan pa po ba kayo? Okay po. Pwede palang hindi natin gamitin na dahilan na kaya hindi gumaganda ang buhay mo. Hindi gumaganda ang buhay natin, hindi gumaganda ang ugali natin, hindi nag-iiba ang sitwasyon ng buhay natin dahil napapaligiran tayo ng mga tao, mga kapatid, sa tabi natin na hindi magaganda ang buhay. Pwede palang hindi ito maging dahilan para hindi gumanda ang buhay mo. Nandiyan pa po ba kayo? Again, tao po. So ibig sabihin, pwedeng gumanda ang buhay mo kahit napapaligiran ka ng mga taong hindi magaganda ang buhay. Amen? Pwede mong piliin hindi gawin yung ginagawa nila. Kahit puros yan ang nakikita mo. Okay po, mga kapatid? Pwede palang napapaligiran ka ng Chika Dora, pero hindi ka Chika Dora lang. Amen po? Praise the Lord, mga kapatid. So pwede pala yun. May mga kapitbahay kang hindi magaganda ang practices, pero ikaw maganda ang practices mo. Type amen, mga kapatid. Okay po, sa mga naniniwalang pwede mangyari yan. Okay po? Pwede palang hindi magaya. Pwede palang hindi maging masama. Okay po? Pwede palang umunlad, mga kapatid. So when you consider, kapag kinonsider po natin ito, 1.5 million babies are aborted each year in the United States alone. Kapag ginaya po natin ito, mga kapatid, or pag pinag-aralan, pag tinignan po natin, napakadaming mga bata po ang hindi natutuloy ang panganganak, mga kapatid. At alam niyo po ba ang sinabi po ni Dr. E.T. Sullivan, the greatest forces in the world are not earthquakes and thunderbolts. The greatest forces in the world are babies. Amen? Naalala mo ba yung kwento ng mga magulang mo nung una kang dumating dito sa mundo kung gano'n sila kasaya? Amen? Sabi ng magulang mo, 9 months, ito lang. Grabe. Grabe. Hindi, joke lang po. Grabe yung saya. Grabe yung saya na nadala, nadulot po natin sa ating magulang, sa ating pamilya nung dumating po tayo. Amen po, mga kapatid. Kaya ganun na lang talaga, tama ang Bible, ang mga bata ay pagpapala, mga kapatid. So traditionally, a baby would be named after his father or someone else in the family. So the relatives and neighbors were shocked. Nagulat po sila nung ininsist ni Elizabeth na ang pangalan nung bata na ipapanganak niya ay John. Okay po, at hindi Zacharias Jr. or Zacharias the second. Hindi ganoon. Nagulat sila, John ang ipapangalan. His name is John on a tablet. Sinulat po nila. And that settled it. Immediately, God opened the old priest's mouth. Kasi po, hindi nung sinabi po ito, nung anghel ng Diyos kay Zechariah, hindi po siya naniwala. Kaya ang nangyari, mga kapatid, hindi siya pinagsalita. Hindi siya pinagsalita hanggang sa eto na nga. Mga kapatid, dito pinayagan na siyang uling makapagsalita. And he sang a hymn
that gives a four beautiful pictures of what the coming of Jesus Christ to earth really means. Mga kapatid, ano nga ba talaga ang portrait ng Pasko? Alam niyo po, marami tayong mga kaisipan patungkol sa, maraming, kapag ikaw ang tatanungin about Christmas, marami kang, iba't iba po tayo nang isasagot. Para sa'yo, ano ba ang patungkol sa Pasko? Di ba? Marami po tayong ganyan. Yung iba, siguro, patungkol ito sa paputok, patungkol sa parol, patungkol sa regalo, marami, bigayan, Christmas party, games, bakasyon, marami, ganyan po tayo lumaki, mga kapatid. Pero dito po sa Word of God, titignan po natin sa ating text ngayon, ano ba talaga ang portraits of Christmas? Okay po, so what are the portraits of Christmas, mga kapatid? So kung ready na po tayo ngayong oras na ito, mapakinggan ang mensahe ng ating Panginoon at patuloy na sumamba at magpuri sa Diyos, pwede ba tayong mag-type ng amen dyan ngayong oras na ito? Hallelujah, mga kapatid. So what are the portraits of Christmas? Number 1, verse 68. Tingnan po natin ito. Napakaganda po nito, mga kapatid. Ako po excited na makasama po kayo ngayong oras na ito sa gawain na ito. So number 1, verse 68. Sabi po dito, praise be to the Lord, the God of Israel, because He has come and has redeemed His people. Kung ginagawa niyo po yan, nagsusulat po kayo sa mga Bible ninyo, ginuguhitan niyo, guhitan niyo po yung word na redeem His people. So ang una pong larawan ng Pasko, okay, at unang reason, pwedeng maging reason, isa sa mga dahilan ng Panginoon, bakit siya naparito, mga kapatid, number one is liberty. Pakitype nga po dyan, liberty. Alam niyo po, ang Pasko, mga kapatid, ay patungkol sa paglaya. Hindi lang ito patungkol sa paggala. Ay, malapit na Pasko, di ba? Marami ka ng plano patungkol sa pupuntahan ko to. Pero there's more than that. Pagpatungkol sa Pasko, mga kapatid, ang Pasko po ay patungkol sa paglaya. Yung iba naman, excited din sa Pasko. Why? Kasi may mga bonuses yung mga mahal natin sa buhay. Ang tingin nila sa liberty, liberte. O liberte. O yan dyan na si ano. Lalo na yung mga may bangko di ate dito, di ba? May mga bangko di ate. Liberte, Pasko na oh. Hindi po ito liberte. Hindi ito patungkol lang doon. Ito yung patungkol sa liberty. Say it with me. Say it, liberty. Yun, ang bihira. Pag sinabing liberty, mga kapatid, ito yung the opening of a prison door. So ang Pasko pala, mga kapatid, patungkol ito sa paglaya mo at paglaya ko. Okay po, mga kapatid? Patungkol ito sa paglaya. Naparito ang ating Panginoon para palayain ang kanyang mga anak, ang palayain ang kanyang bansa, palayain ang kanyang mga lingkod. Pastor, teka lang. Hindi naman ako nakakulong ngayon. Tignan mo, nakakalakad ako ng malaya sa labas, mga kapatid. Pero hindi po kasi ibig sabihin ng nakakulong ay lagi kang nasa likod ng bakal na rehas. Amen po ba? Amen po. Marami po kasing naglalakad sa labas. Maraming nagtatawanan, mga kapatid. Maraming tao na bibili lahat ng gusto niya, pero bilanggo pala sa kalungkutan. Amen? Bilanggo pala sa hindi magandang nakaraan. Bilanggo sa karamdaman, sa sakit. Bilanggo sa kasalanan. So naparito ang ating Panginoon para buksan ang pintuan. Upang sa ganun, mga kapatid, tayo ay lumaya. You know what, mga kapatid? Wala kasing ibang makakabukas ng pintuan ng bilangguan na yan kung hindi ang Panginoon lamang. Andiyan pa po ba kayo? Amen? Kaya kung gusto mong lumaya sa hindi magandang sitwasyon na yan, mga kapatid, wala kang ibang kailangan kung hindi ang Panginoon lamang. Hindi pera ang magpapalaya sa'yo. Hindi ibang tao ang magpapalaya sa'yo. Don't get me wrong, pero hindi ang magandang, kung magkakaroon naman, sana naman magkaroon tayo ng magandang gobyerno sa mga susunod na panahon, pero hindi talaga yan ang magpapalaya sa atin, mga kapatid, sa mga bilangguan natin sa buhay. Sa galit mo, kung meron kang galit, sa tampo, inggit, mga kapatid, walang iba kung di ang ating Panginoon. So Jesus came here. Jesus came here, mga kapatid, to set you free. Palayain ka. The word redeem means to set free by paying a price. Okay? Pinalaya. So, naparito ang Panginoon para pagbayaran or bayaran tayo. Kasi po, mga kapatid, nung wala pa po ang Panginoon, nung hindi pa po tinatrabaho ng Panginoon ang kaligtasan mo at kaligtasan ko, may ibang nagmamayari sa atin. Alam niyo po ba yan? Nandiyan pa ba kayo?
May ibang nagmamayari sa'yo, nakasangla ka. Kaya nga noon mga kapatid, pag tinignan mo yung buhay mo, okay po yung buhay nung wala ka pa sa Panginoon, try to imagine mga kapatid, nagagawa mo yung mga kasuklam-suklam, kasukasukang bagay. Minsan nga nagagawa natin yung mga bagay na ayaw naman natin gawin. Andiyan pa po ba? Amen. Naalala ko po noon mga kapatid, nung nagagawa ko pa itong mga bagay na ito, mga bagay na sumisira sa buhay ko, isang araw umuwi po ako sa bahay namin. Napapaupo na lang po ako sa gilid at naiisip ko bakit ko ba nagawa ito. Bakit ko pa nasabi ito? Bakit ko pa nadala yung sarili kong ito? Ito yung mga bagay na ayaw naman natin gawin, pero nagagawa natin. Di ba? Sabi ng kanta, gusto kong bumait pero di ko magawa. Alala niyo po ba yon? Gusto kong bumait pero di ko magawa. Tapos nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ulo-ulo lang, di kasama katawan. Sabi niyang ganon, pagkasama katawan, sabog pati laman. Sabi ng ganon, mga kapatid. Tanyo po yun, mga kapatid. Kasi nga, may nagmamayari sa'yo. Diba? May nagmamayari sa'yo, may nagpapakilo sa'yo, may nagpapagawa sa'yo, may naguutos sa'yo, gawin mo itong bagay na ito kahit you are not created for that. Amen? Now, naparito ang Panginoon, mga kapatid, para bayaran ka. Teka lang, teka lang. Tutubusin ko na yan. Aalisin ko na yan sa kasuklam-suklam na buhay na kung saan pinagdalahan mo sa Kanya. Sino pong masaya rito, mga kapatid, na nalaman mo ngayong oras na ito, may nagbayad sa'yo? Amen? I don't know, hindi ko alam kung bago nagsimula yung gawain po natin, mga kapatid, lugmok ka. Hindi ko alam kung bago nagsimula yung gawain natin, mga kapatid, malungkot ka. Or you are devastated, mga kapatid. Feeling mo hindi ka mahalaga, pero ngayong oras na ito, gusto kong malaman mo may nagbayad sa'yo. Kaya ganun ka kaimportante, ganun ka kahalaga. To set free by paying price at hindi basta halaga. Mga kapatid, hindi basta halaga na kayang tumbasan pa ng iba. Itong binayad sa atin, pinangbayad sa atin, mga kapatid, ay buhay ng ating Panginoong Jesucristo. It can refer to the releasing of a prisoner or the liberating of a slave. Jesus Christ came to earth to bring deliverance to the captives, salvation to people, in bondage to sin and death. Mga kapatid, maniwala ka. Kung pakiramdam mo at tingin mo hindi ka na makakaalis sa mga bagay na nagpapahirap sa'yo, mga kapatid, pakinggan mo itong mabuti. Pinalaya, trinabaho na ng Panginoon ang kalayaan mo. Amen? Trinabaho ng Diyos yung kalayaan mo. Mga kapatid, kung meron man dito na ipasok mo yung sarili mo sa pornography, kapatid, trinabaho ng Panginoon yung paglaya mo. Di totoong di ka makakaalis dyan. Pastor, nagkakamali ka, hindi na ako pornography. Pornograkyo na ako. Kahit na pornography ka pa, papalayain ka ng Panginoon dyan. Papalayain ka ng Panginoon dyan. Kung napasok mo yung sarili mo sa bankruptcy, Pastor, bankrupt din ako. Wala akong pakialam, kaya kang palayain ng Panginoon. Trinabaho ng Panginoon yung kalayaan mo. Amen po. Kaya every time na maiisip mo, ay Pasko na naman kapatid, ipinapaalala sa'yo ng Panginoon, binigyan ka, trinabaho ko na yung kalayaan mo. Kaya huwag ka nang malungkot. Sabi ng kanta na naman, just praise the Lord. Bakit? May dahilan para maging masaya. Amen po ba? Amen. Sa kabila po ng lahat ng ating pinagdaanan ngayon, mga kapatid, matinding lungkot, matinding kahirapan, mga kapatid, mas matindi pa rin ang dahilan para ikaw ay magsaya. Bakit? Kasi merong Diyos na bumaba rito sa lupa at rinabaho ang iyong paglaya. Kaya kapatid, sa lahat po ng nakakapakinig dito, mga kapatid, maniwala ka. Isang malaking kasinungalingan ang sinaksak sa iyo ni Satanas na hindi mo na kayang lumabas dyan sa bisyo na yan. Sa mga maling bisyo na yan. Sa maling relationship. Sa kalungkutan. Di ba? Meron dito, nai-enjoy mo yung kalungkutan eh. Kapatid, hindi ka create ng Panginoon para maging malungkot ang buhay. Amen?
yung barrenness, pagiging unproductive, mga kapatid, pinapalaya ka dyan ng Panginoon. If you're this person, I want you to receive it. In the name of Jesus, pinapalaya ka ng Panginoon. Certainly, we are not unable to set ourselves free. Hindi natin kayang palayain ang ating sarili. Kaya nga minsan, ginawa na po natin ang lahat para, alam mo yun, mag-iba ang buhay natin, pero wala pa rin nangyari. Amen po ba? Di mo ba napansin, nung sumuko ka lang, sinuko mo lang ang buhay mo sa Panginoon, mga kapatid? Di ba? Biglang nag-iba. Kasi nga, hindi natin kayang trabahuin ang ating paglaya. Okay po? All for all of short. Malahat po, sabi ng Bible, for the glory of God. Wala pong kahit anong pwede mong gawin. Mga kapatid, ang pwedeng makapagpabago ng buhay mo, tanging Panginoon lang. Pagsuko ng buhay sa ating Panginoon. So, ang Pasko, mga kapatid, ay patungkol sa liberty. Ito ay patungkol sa paglaya. Yes, masarap na may matatanggap tayong regalo. Pero isa sa mga pinakamagandang regalo na matatanggap mo ay yung kalayaan mo. Di ba? Kasi aanin mo naman ang bagong taon kung nakakulong ka pa rin. Di ba? Bago na nga yung taon mo. Pambira, luma pa rin yung puso mo. Nandiyan pa rin yung galit. Nandiyan pa rin yung tampo. Nandiyan pa rin yung inggit. O hindi mo mapapakinabangan yung bagong taon. Amen? Kaya napakaganda, mga kapatid. Gusto kong maintindihan mo ang mensahe ng Panginoon ngayon. Pinalaya ka na ng Panginoon dyan. Amen? Kung nare-receive mo to, pwede mo mong palakpakan si Lord. Come on, ngayong oras na ito. Liberty! Liberty, praise the Lord. Pangalawa, ano bang picture ng Christmas? Ano ba yung mukha ng Pasko? Number 2, mga kapatid, verse 69, sabi rito, He has raised up a horn of salvation for us in the house of His servant David. As He said through His holy prophets of long ago, salvation from our enemies and from the hand of all who hate us. Now in verse 74, sabi rito, to rescue us from the hand of our enemies. Number 2, mga kapatid, na litrato or larawan ng Pasko, kung una po ay kalayaan, liberty, pangalawa is victory. Pakisabi nga po, victory. Pakitype dyan, victory. Okay po? Dalin mo sa amnesty, yung kasama mo, sabi mo, liberty. Ay, victory, sorry. Victory. Libre mo na rin, nandiyan na rin naman na kayo. Okay po? So, victory. Pag sinabing victory, mga kapatid, ito yung ibig sabihin to winning a battle. Okay? Sabi po, in scripture, a horn symbolizes power and victory. Kita nyo po yan sa 1 Kings 22:11, Psalms 89:17, and 24. Mga kapatid, the picture here is that of an army about to be taken captive. But then help arrives. Wow! And the enemy is defeated. Yan po yung ginawa ng Panginoon. Mga kapatid, yan po yung binigay sa atin ng Panginoon. Yan po yung pangalawang picture or portrait ng Pasko. Kasi marami po sa atin, mga kapatid, talunan na or malapit ka ng matalo. Then suddenly, mga kapatid, dumating yung tulong. Naranasan nyo na po ba yan, mga kapatid? Sino sa inyo nakaranas ng ganyan? Di ba? Mawawalan ka na ng pambayad sana. And suddenly, mga kapatid, dumating yung pagpapala. Amen? Sa mga leaders ko po, na kapwa ko leaders na nandito, mga kapatid, siguro danas-danas nyo po ito, darating na naman yung panibagong cycle, wala pa tayong mapapadala. Then suddenly, merong isang tao na talagang rock bottom dumating sa'yo. Alam mo yun? Dalang-dala na eh. Ayaw niya na eh. Biglang dumating sa'yo. Take note, mga kapatid, hindi ikaw yung dumating sa kanya, siya pa yung dumating sa'yo. Alam mo yun? Patulog ka na lang eh. Matutulog ka na lang. Biglang, Pastor, pwede bang ganito? Kita nyo po yun, mga kapatid. Ah, diretso na yun. Diretso cycle na yun. Wala nang ano-ano yun. Kita nyo po yun, mga kapatid. Ikaw naman ngayon, nakahinga. Kasi may i-report ka na. Di ba? Andiyan pa po ba kayo? Di ba? Parating na sana yung ano eh, yung magpuputol ng kuryente ninyo, ng Meralco. Biglang dumating din yung tulong ng Panginoon. Grabe. Mga kapatid, ganito po yung victory. Okay po? Malululong ka na sana sa pinagbabawal na gamot eh. Biglang dumating yung mensahero ng Diyos. Biglang dumating yung tulong ng Panginoon. Bigla kang nakaalis dyan. Victory. Magpapakamatay ka na sana eh. Di ba? Meron dito magpapakamatay na sana. Biglang dumating yung lingkod ng Panginoon. Nakausap ka. Di ba? Nung una nagdadalawang isip ka pa eh. Nung nakausap mo to, tinuloy mo na. Hindi, joke lang. Biglang hindi mo na tinuloy. Biglang naisip mo maganda nga pala ang buhay. Ganun po yung victory na ginawa rito sa atin ng Panginoon.
Pwedeng nadala mo na yung sarili mo sa pagkakalubog, pagkakatalo, mga kapatid. Pero gusto kong maunawaan mo na kaya may Pasko para ipalala sa iyo ng Panginoon. Hindi lang ni Lord trinabaho ang kalayaan mo, trinabaho din ni Lord, kapatid, ang pagkapanalo mo. Grabe, mga kapatid. So ngayon, hindi tayo lumalaban para manalo. Diyan pa po ba kayo? Okay? Hindi tayo lumalaban para manalo, mga kapatid. Lumalaban tayo, mga kapatid, kasi panalo na tayo. Amen? So ang sarap isipin, mga kapatid, na sa kabila ng pinagdadaanan ko, pambihirayan, panalo na pala ako. So walang dahilan para huminto. Walang dahilan para tumigil. Ang lahat ng dahilan na meron po tayo ngayon ay magpatuloy. Bakit? Eh kasi panalo na nga tayo eh. Amen? Andiyan pa po ba kayo? Amen? Mag-type nga po ng amen lahat ng naghahalo ng asukal sa kape. Ngayong oras na ito. Pambihirayan, alam ko nagkakape kayo ngayon. Pinagpala po kayo, mga kapatid. Victory! Okay po? So, uulitin ko mga kapatid, itong picture na ito, ng victory na ito, ay merong isang army na dapat mahuhuli, matatalo na. Kaya lang biglang dumating yung tulong. Palubog na sana yung bangka mo, kaya lang biglang may dumating na tulong. Ang bihira. Natagalan lang kasi nga tulong eh. De, pero sa tao yon. Pero ang tulong ni Lord laging on time. Amen po ba? Minsan tayo lang ang naiinip eh. Mga kapatid, di lang tayo makapagantay, pero laging time, nasa timing ang tulong ng ating Panginoon. So in the previous picture, the captives were set free. Nung unang larawan, napalaya ang mga bilanggo. But in this picture, the enemy is defeated. So that he cannot capture more prisoners. Ang ganda nito mga kapatid. Pinalaya ka ngayon ng Panginoon sa kahirapan. Listen, para hindi na maghirap yung next generation mo. Amen. Pambihira, ang sarap nito mga kapatid. Pinalaya ka ng Panginoon sa kasalanan. Sa thinking ng pagpapakamatay. Meron kasi rito yung iba, ginawang bisyo ang pagpapakamatay. Naging sumpa na hanggang sa maging sumpa. So pinalaya ka ng Panginoon dyan para hindi mo na maipamana sa next generation. Grabe. Amen? Mga kapatid, pinalaya ka ng Panginoon sa pagkakabilanggo ng mundong ito. Mga kapatid, upang sa ganon, yung magiging next generation mo, pambira lahat, maglilingkod sa Diyos. Pinalaya ka ng Panginoon sa kahirapan at binigyan ka ng kalayaan, mga kapatid, pinagtagumpay ka sa kahirapan para yung next generation mo magsisimula sa kasaganaan. Sino po rito excited dyan sa victory na yan? Praise the Lord. Mga kapatid, the enemy is defeated. Alam niyo po, si Pastor Edward, di naman laging malakas po tayo. May 4, 1997 pa po ako nagsimula ng pananampalataya ko sa Panginoon. Tagal na, mga kapatid. Pero hindi po sa lahat ng araw, mga kapatid. Alam niyo po, lagi tayong malakas. Dapat lagi tayong malakas. Pero the truth is, ako lang naman po. Di ko alam kayo. Kung walang araw kayo nang hina. Congratulations, Jesus. Alam niyo po yun. Pero ako po, mga kapatid, may mga pagkakataon talaga, Lord, pambira, ano pa ba to? Alam niyo po, isa lang ang dahilan bakit nagpapatuloy pa rin ako hanggang ngayon. Kasi alam ko, mga kapatid, pinagtagumpay na ako ng Panginoon. Yes, manghihina, madadapa, masasaktan, mga kapatid. Pero at the end of the day, babangon tayo. Bakit? Eh, panalo na tayo eh. Talunan si Satanas eh. Amen? Puro atungal na lang yan, mga kapatid, pero wala nang kayang gawin yan. Mananakot na lang na mananakot dyan. Uy, nandiyan ako sa dilim. Alam mo yun? Di ba? Wag mong ituloy ang paglilingkod mo sa Panginoon, mamumulubi ka. Pambira, tignan mo nga yung leader mo, kumukhang pulubi. Amen? Pambira. Eh kahit single yan, ang taba-taba niyan. Kasi sabi nila, pag may partner daw, mapapataba ka. Eh may mga leader tayo, single, ang taba eh. Ang lusog pala, ang lusog. Amen po ba mga kapatid? Di naman nagmukhang mahirap. Di ba? Hindi naman mukhang nanginginahig. Mga kapatid, amen po. Mga kapatid, kailang puros kasi nung alingan si Satanas. Huwag mo nang isuko buhay mo sa Panginoon. Magtrabaho ka lang na magtrabaho para umasenso ka. Eh ang sabi ng Bible, mga kapatid, di ba? Yung totoong kayamanan nanggagaling sa Diyos. Hindi, walang sipag, galing o talino mo ang pwede mong idagdag. Kasi galing yan sa Panginoon.
mga kapatid. Eh, pag alam mo ang ginawa ng Panginoon, every time makikita mo, maririnig mo, uy, Pasko na naman, pinapaalala sa'yo ng Panginoon, oo nga, Pasko na naman. Ibig sabihin yan, magpatuloy ka lang kasi trinabaho ko na ang katagumpayan mo. Alam niyo po, mga kapatid, hindi po, minsan sumasagi po sa isip ko na, Lord, paano kaya yung pag-aaral ng aking mga anak? Kasi may dalawa po akong anak. Of course, isang asawa. Mga kapatid, pabira yung tuition ng anak kong grade 2, ang mahal eh. Mas mahal pa sa tuition ng doctorate ko eh. Alam niyo po yun, mga kapatid, naiisip ko, Lord, paano kaya ako pag nag-aaral pa yung isa? Paano na kaya? Mga kapatid, napapaisip po tayong ganun. Pero alam niyo po, mga kapatid, every time binabalikan ko yung mga pangako ng Panginoon sa akin, mga kapatid, imbis na mapanginaan ka ng loob, lalo lang lumalakas ang loob po natin. Why? Kasi trinabaho na ng Panginoon yung victory natin. Amen po ba? Sabay, papakita niya pa sa iyo yung mga naunang naglingkod sa Diyos, mga naunang naglingkod sa Kanya. Sino po sa inyo, mga kapatid, ginagawa yan? Listen, mga kapatid, sa mga katulad kong naglilingkod sa Panginoon, at minsan, napanghinaan ng loob, mga kapatid, after mong magbasa, after mong makinig sa salita ng Diyos, tignan mo rin yung mga nauna na. Tignan mo, saan dinala ng Panginoon ang buhay nila. Di ba? Parehas naman kayo naglilingkod sa Diyos, pero yung mas marami yung anak niya kaysa sa anak mo, lahat professional. Lahat nakapagtapos ng pag-aaral. Nakapunta pa nga ng ibang bansa yung iba. Successful ang buhay. Mga kapatid, kasi nga, trinabaho na ng Panginoon ang katagumpayan mo. At walang sakit or karamdaman na hindi kaya ang pagalingin ng Panginoon. Amen po. Kaya kapatid, tuloy mo lang. Tuloy mo lang yung paglilingkod sa Diyos. Tuloy mo lang yung pagsuko ng buhay mo sa Panginoon. Tuloy mo lang yung pag-aayos ng buhay, mga kapatid. Kasi sagot ni Lord ang iyong tagumpay. Pwede ba natin palakpakan si Lord ngayong oras na ito? Come on. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Mga kapatid. So una po, unang dalawang portrait ng Christmas is liberty and victory. Pangatlo po, mga kapatid, medyo ano po ito. Meron po tayong 25 na portrait. Okay pa ba sa inyo yan? 25. Kasi December 25 eh. Okay po, so 25. So number 3 pa lang po tayo. Okay, number 3. Okay? So verses 76 hanggang 77. Sabi po rito, "And you, my child, will be called a prophet of the Most High. For you will go on before the Lord to prepare the way for Him. To give His people the knowledge of salvation through the forgiveness of their sins." So, guhitan niyo po yan kung naguguhit. Nagsusulat po kayo sa mga Bible niyo. Through the forgiveness of their sin. So, ang pangatlo po, mga kapatid, na portrait of Christmas is amnesty. Write it down, amnesty. Okay? Ibig sabihin po nito ay canceling of a sin. Pambihira yan. Alam niyo po kung anong maganda sa Pasko kapag sasapit ang Pasko? Hindi caroling, canceling. Ang bihira yan. Di ba? Yung iba excited, yes, caroling. Mayroon palang mas maganda pa doon. Ano yon? Yung canceling of sin. Itong magandang sin. Canceling. Canceling of sin. Mga kapatid, kinancel. Alam niyo po, ang kasalanan hindi binabawasan. Ang kasalanan kinakancel. Kala po natin noon, di ba, si church tayo, makikinig tayo ng sermon para bawasan ang ating kasalanan. Mali po yun. Ang kasalanan po, mga kapatid, kinakancel. Kasi ang kasalanan, ang dahilan kung bakit po tayo na-separate sa ating Panginoon. At ang place na wala ang presensya ng Panginoon, mga kapatid, impyerno yan. Amen po. Kaya huwag mong dalhin ang sarili mo sa lugar na wala ang presensya ng Panginoon. Mga kapatid. So dito, kaya may Pasko, pinapakita po sa atin ng Panginoon, trinabaho niya na. Okay po, kinancel niya na. O ikakancel niya yung kasalanan mo at kasalanan ko. In Greek word po, mga kapatid, ito ay apesis. Apesis. Meaning release from bondage or imprisonment, forgiveness or pardon of sins, letting them go as if they had never been committed. Grabe. Ganun po yung ginawa ng Panginoon. Kaya po siya bumaba sa lupa, galing langit, mga kapatid, dahil kinansel niya yung ating mga kasalanan. Ang Panginoong Hesus ang tatapos sa kasalanan ng isang taong mananampalataya sa Kanya. Ang matindi, mga kapatid,
Ang matindi lang kay Jesus, buburahin niya lahat ng kasalanan mo na parang walang nangyari. Amen po. Alam niyo po, ako po mga kapatid, syempre, hindi naman po ako matinudi na kabataan nung panahon ko po. Nasubukan ko din somehow. Mga unting ano lang naman, mga bisyo lang naman. Maliliit lang naman na bisyo. Mga kapatid, di ba? Yung mga sigarilyo, yan, yung mga ganyan. Mga alak, kalokohan, yan, pambuboso. Lahat ito, sisirain ko na sarili ko dito. Pambuboso, yung mga ganyan. Panunood ng mga malalaswang panonoorin. Mga kapatid, ano pa? Pagpasok sa mga maling relationship. Simple lang naman ang buhay po ni Pastor Edward noon. Mga kapatid. Di ba po? Pagdadrugs, yan yung mga ganyan. Mga kapatid. Yan, pagmamaneho ng walang lisensya, alam niyo po yun, yan lang naman. Ang meron lang po ako nun, konsensya, pero wala po akong lisensya. Okay po, yan lang naman yung mga kasalanan ko. Alam niyo po mga kapatid, but nung sinuko ko po ang buhay ko sa Panginoon, and this time mga kapatid, sineryoso ko si Lord. Take note of the word sineryoso. Kasi may mga taong nag-yes kay Lord, pero hindi naman sineryoso ang Panginoon. Pwede ba yon? Nag-yes ka sa isang tao pero hindi ka naman seryoso sa kanya? Di ba po? Pero nung seryoso ko po ang Panginoon, mga kapatid, doon ko po naranasan yung totoong kapatawaran ng ating Panginoon. Alam niyo po, nung sinubukan ko po uling, wala na akong magawa eh. Okay po, na nilayo ko po kasi yung sarili ko sa mga kasama ko po noon na talagang alam kong ma-influensyan uli ako pabalik sa mga bisyo ko. Talagang dumistansya po ako. Alang one time, hindi na po ako nakaiwas, mga kapatid. So nung na-corner na po uli ako, mga kapatid, so wala nang magagawa, sinubukan ko po uling mag-inom. Sinubukan ko po uling mag-sigarilyo. Alam niyo pong nakakatuwa sa Panginoon, mga kapatid, nung unang inom ko pa lang, unang tikim ko pa lang, pampira, hindi ko malunok yung alak. Pampira. Alam niyo po yun? Mga kapatid, yung unang inom mo, sinurito yung ano, di ba yung umiinom? Unang inom mo, parang ang pait eh. Papi, paano nangyari ito? Samantalang naging vitamins ko na tong alak eh. Noon, di ba, iinom ka ng hapon ng Monday, matatapos kayo ng Tuesday ng madaling araw, tapos papasok ka ng trabaho. Paano nangyaring mapait na uli yung alak sa akin? Dinura ko. Tapos hindi ng sigarilyo, mga kapatid. Eh, pambira, pag sindi ko ng sigarilyo, hindi ko malunok yung usok. Ang mahira yan. Ano nangyari? Mga kapatid, ito pala yung ginawa ng Diyos sa akin. Ito pala yung naranasan ko during that time. Na nung kinansel ng Panginoon yung mga kasalanan ko, mga kapatid, nangyari as if hindi ko na nagawa or hindi ko nagawa yung mga mali na yun. Ganoon magpatawad, ganoon magcancel ng kasalanan ng ating Panginoon. Ginagawa kanya uling bago. Ginagawa kanya uling puro. Inaayos ng Panginoon lahat ng bahagi ng buhay mo na nasira ng kasalanan. Sino pong excited dyan, mga kapatid? Amen? Mga kapatid, before, di ba, before nung tayo po ay sirang-sira, di ba, ang baba-baba ng value natin. Kasi nga sira eh. Pero nung pinatawad tayo ng Panginoon, mga kapatid, hindi lang niya lang tayo pinatawad, nilinis, mga kapatid, tinaas uli ng Panginoon yung value mo. Yung value natin. Grabe yung amnesty, mga kapatid. Buburahin lahat ng kasalanan, ipapalimot sa iyo ng Panginoon. Paano mo gagawin yan? Paano mo ginagawa yan? Mga kapatid, alam niyo po yun, tatanggalin lahat ng marka na nadulot sa iyo ng kasalanan na yan, ng mga maling yan, mga kapatid. Okay po, He will justify us. Justification, just as if I have not sinned. Grabe. Kaya muli, makakalakad ka uli sa mundo, mga kapatid, na malinis. Amen? Makakalakad ka sa mundo, makakalabas ka, makakaharap ka sa mga tao, na tila baga, wala kang nagawang kasalanan. Hindi dahil nagkukunwari kang walang kasalanan kung hindi tinanggal ng Panginoon yung guilt feelings. Amen? Alam niyo po mga kapatid, ang hirap kasing tumayo sa harapan ng mga tao na may guilt feelings ka. Hindi mo magagawa yung dapat mong gawin kasi nga nagigilty ka. Okay po? Kaya si Lord nung nagpatawad, mga kapatid, inalis yung guilt feelings na yan na nilagay ng kasalanan upang sa ganon, mapaglingkuran natin siya ng maayos at tama. Upang sa ganon, mapasok mo yung bagong taon,
bagong buhay. Sisimulan mo uli yung bagong buhay mo, mga kapatid, nang meron kang bagong pag-asa. Bagong buhay. Okay po? So, ang unang tatlo, mga kapatid, na portrait ng Pasko or ng Christmas is liberty. Reason kung bakit bumaba ang Panginoon dito. To set us free. Okay po? To give us victory. Give us amnesty. Mga kapatid, and last po, joke lang po yung 25. Apat lang po tayo. Last po, mga kapatid, verse 78 and 79. Okay po? Sabi rito, because of the tender mercy of our God. Grabe to. Tender mercy of our God, by which the rising sun will come to us from heaven to shine on those living in darkness. Grabe. Nasa dilim ka na, biglang liliwanag. Hambira yan. And in the shadow of death, to guide our feet into the path of peace. Number four, at ako'y excited na nasabihin po ito, mga kapatid, number four, the portrait of Christmas is mercy. Comment mo nga dyan, mercy. Comment mo pa uli, mercy. Para mawala antok mo. Isa pa, mercy. Ang bihira yan. Grabe, ang sarap na ito, mga kapatid. Okay po? Ang ibig sabihin po ng mercy is the beginning of a new day. Ang bihira. Beginning of a new day. Mercy is kindness or help given to people who are in a very bad or desperate situation, sabi po ni Merriam-Webster. Mga kapatid. So, pambira, binigyan tayo ng naawa or yung grasya ng Panginoon, mga kapatid, yung grasya ng Panginoon, kasi nga, para po sa disgrasya natin. Diyan pa po ba kayo? Church, pakinggan niyo po ito. Alam mo kung bakit maganda ang kwento ng Pasko? Kasi alam ng Panginoon na pangit ang Pasmo. Pambira. Kaya ginandahan niya yung kwento ng Pasko. Di ba? Kasi ang hirap nga naman, no? Papasok ka na naman ng bagong taon, 2023, daladala mo na naman yung kwento ng Pasmo. Kaya every time darating ang Pasko, mga kapatid, ang maiisip mo, yung mercy ni Lord. Sapat yung mercy ni Lord para bumangon uli. Sapat yung mercy ng Panginoon para magpatuloy uli. Sapat yung mercy ni Lord, mga kapatid, para bumawi. Amen? Sa kabila nung sa lahat ng sablay mo, mga kapatid, merong grasya ang Panginoon para makabangon ka uli. Kasi hindi ka create ni Lord para malubog lang sa kumunoy ng kasalanan. Hindi ka create ng Panginoon para manatili lang nahihirapan. Hindi ka create ng Panginoon para patuloy lang na nasasaktan. Hindi po tayo create ng Panginoon, mga kapatid, para mapunta lang ng impyerno. Kaya pinadala niya yung kanyang bugtong na anak. At yung kanyang mercy. Para makapagsimula po uli tayo. Para saan ba itong mercy na ito? Mercy to those living in darkness. Kung feeling mo, diyan ka na malilibing. In darkness, mga kapatid, may mercy sa'yo si Lord. Alam niyo po, akala ko talaga noon, magiging, alam mo, matatapos na lang yung buhay ko na lagi akong nasa maling relationship eh. Para po sa mga hindi nakakaalam. Mga kapatid, di ba? I've been in a relationship na kung saan yung ka-relationship ko, may relationship pang iba. Grabe! Mga kapatid, relationship to the second power. Kung ano man yung tawag doon. Mga kapatid, kala ko doon na lang iikot yung buhay ko. Kala ko magiging habang buhay na tawag na lang sa akin, tambay, lasinggero, maloko. I'm living really, literally in darkness. Kasi po ang lugar namin, Diliman eh. Darkness. Okay po. Meron namang lugar sa kabila namin, liwanag. Okay po. Pero madilim din. Okay po. Lugar namin, Holy Spirit. Pero magulo. Ganyan yung lugar namin ni Pastor Julius po, mga kapatid. Pero may sapat ang awa ng Panginoon. Amen? Sapat ang awa ng Panginoon. You know what, church, sa lahat po ng nakakapanood, mga kapatid, ng service na ito, you know what? Sapat ang awa ni Lord para makabawi ka. Sapat ang awa ng Panginoon para makabawi ka. Mercy to those in the shadow of death. Hindi ko po alam kung meron dito na idala mo na sa nasa bingit ka na ng kamatayan. But you know what? May awa ang Panginoon. Makakaalis ka dyan.
may awa ang Panginoon. Di, wala akong pakialam kung anong stage na yung sakit mo. Mga kapatid, napaka makapangyarihan ng ating Diyos. Walang imposible sa Kanya. Amen? Walang imposible sa Kanya. Mga kapatid, mercy to those in the road of distress. Mga kapatid, may grasya ang Panginoon. Iaalis ka ng Panginoon sa sitwasyon na yan. Mga kapatid, yan ang dahilan bakit naparito ang ating Panginoon. Yan ang dahilan ng Pasko. Mga kapatid, this is not just about gifts, gatherings, vacation, bonuses. Mga kapatid, there's more than that. So kung maunawaan mo, mga kapatid, Christmas is about liberty, victory, amnesty, and mercy. Dito na po ako magtatapos, mga kapatid. Alam niyo po, kung kaya mong tumayo dyan, kung saan ka man, ano man ang ginagawa mo, gusto pong ipaalala sa'yo, sa darating na Pasko or ngayong Pasko, hindi medyas ang kailangan mo. Ang kailangan mo, Mesiyas. Di mo kailangan ng bagay na lalagyanan lang ng pagpapala o ng regalo. Ang kailangan mo yung pinagmumulan ng regalo o yung regalo mismo. Mga kapatid, sa lahat po ng mga kasama ko po dito ngayong oras na ito na gustong maranasan, maging gustong maranasan itong larawan ng Pasko sa kanyang buhay, mga kapatid, I want to encourage you, church, sa lahat po ng bilanggo ngayon, nahihirapan sa kanyang buhay, gustong lumaya sa sitwasyon na mali. Sa lahat ng mga kasama kong nakakaramdam ng pagkatalo, pagkadapa, gustong bumawi, gustong bumangon, gustong magsimula uli, kaya lang nahihirapan. Dahil patuloy kang hinahabol ng iyong nakaraan. Para sa mga katulad kong minsan nang wala nang nagtiwala sa patang-awa ng Panginoon para makapagsimula ka uli. Mga kapatid, katulad po, Pastor Edward, kailangan mo din ang Panginoon. Kailangan natin ang Panginoon. Siya ang susi sa bilangguan na yan. I don't know. Hindi ko po alam, mga kapatid, meron dito magulo ang iyong pamilya. Kailangan mo si Jesus Christ sa buhay mo. Ang mas nakakalungkot ngayong Pasko, kapatid, hindi yung wala kang regalo. Ang mas nakakalungkot ay yung hindi mo maintindihan kung bakit ito ginawa ni Kristo. Kasi maraming tao nakatanggap naman ng regalo pero empty pa din. Maraming tao nakatanggap naman ng regalo, vacation leave, 13th month, mga kapatid, pero hopeless pa din. So hindi talaga, hindi vacation, gifts, gatherings, proposal ang pwedeng magpasaya sa iyo, sa akin, kumumpleto sa ating buhay. Kung di ang ating Panginoong Jesucristo. Church, amazing people of God, huwag mong hayaan na dadaan itong Pasko na hindi mo alam ang totoong meaning nito. If you want to experience this portrait of Christmas, I want to encourage you. Accept Jesus Christ in your life as your personal Lord and Savior. Believe me, your life will never be the same again. If this is the cry of your heart right now, Lord, I want you right now. I want liberty. Gusto ko nang umalis sa maling sitwasyon na ito. Gusto ko nang umalis, Panginoon, sa maling emotion na ito. Gusto kong umalis, Panginoon, sa maling kaisipan na ito. Buong buhay ko, ang isip ko, mahina ako. Ang buong buhay ko, ang isip ko, talunan ako. Buong buhay ko, isip ko, Panginoon, mahirap lang ako. Wala akong kayang gawin, hindi ko kayang to pa rin ang pangarap ko. Lord, I want to get out of this prison. Sabi ng mga expert, wala na raw gamot itong sakit ko. Lord, I want to get out of this situation. Every time gagawa ako ng tama, every time susubok ako ng tama, lagi sa akin ipapaalala na I'm not worthy of this thing.
Dahil ito yung Pasko. Ito yung pinanggalingan kong pamilya, ito yung pinanggalingan kong buhay. You know what? Sapat ang grasya ng Panginoon para makapagsimula ka ulit. Accept Him in your life as your personal Lord and Savior. Believe me. Believe me. Walang imposible sa Diyos. Now, if you're this person, excited ka sa Panginoong Jesucristo, excited kang maranasan itong mga pagpapalang ito na ginawa ng Panginoon, can you say this prayer with me? Sabihin mo, Panginoon, Panginoon, humihingi po ako ng tawad, humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Sa aking mga kasalanan. Ngayong oras na ito, tinatanggap kita sa aking buhay, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tagapagligtas. Naniniwala po ako sa iyong kapangyarihan. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo yung panalangin na yan, I want to congratulate you. Tama ang desisyon na ginawa mo. And believe me, after this, your life will never be the same again. He will move. Jesus will move in your situation. Makakaalis ka sa mga maling bagay na yan. Makakaalis ka sa mga bagay na nagpapahirap sa'yo. Mga bagay na pumapatay sa'yo. Makakaalis ka sa kumunoy ng kasalanan. Makakabangon ka. Magugulat ka na lang. Maniwala ka. Umupo ka sa mga opportunity na minsan ang nagsara sa'yo because Jesus is moving. At merong inihanda ang Panginoon na maganda, malaki, maayos kaysa sa mga inihanda mo para sa'yo. Salamat sa pagsuko mo ng buhay. Dahil diyan malayang makakilos ang Panginoon. Right now, mga kapatid, alam ko maraming dahilan para malugmok. Pero mas maraming dahilan para magpuri sa Panginoon. Hindi po natin tatapusin itong service na ito. Hindi po natin tatapusin itong celebration na ito. Na hindi po natin na itataas ang pangalan ng ating Panginoon. Na hindi po natin napapasalamatan at napararangalan. Wala pa man din, Lord, naniniwala kami, Panginoon, na darating ito. And because of that, magsisimula na kaming sumamba. Magsisimula na kaming magpuri sa'yo. Because we believe you've stored something great for us. You've stored something great for your people. Come on, amazing people of God. Raise up your voice. Declare it. He came down to rescue you. Hindi nag-trip si Jesus. Nung bumaba siya rito, hindi siya nag-trip. May trinabaho siya. Trinabaho niya yung future mo. Trinabaho niya yung healing mo. Come on! Come on, raise up your voice. Yourself to the Lord. Mountain, valley, valley low, I'm seeing out my soul. I am yours. I am forever. Come on, declare it once again. Declare it. Love came down and rescued me. Love came down and set me free. I am yours. I am forever yours. Darating na Pasko, mas maraming dahilan para magdiwang at magsaya. Ulitin ko, there's it's not just for a gift, vacation, or kung anumang bagay. It is about the Lord. It is about what God has done to your life at gagawin niya sa next generation.
Kapatid, higit na mas masaya ang bukas mo kaysa nakaraan mo. Kaya pinalalaya ka ng Panginoon. I want you to receive your liberty. I want you to receive your victory. I want you to receive your amnesty and mercy of the Lord. Get up! Tumayo ka uli, lumaban, sumubok uli. Maniwala ka, mas maganda yung kwento mo bukas. Mas maganda yung kwento mo ngayon. Dahil kasama mo ang Panginoon. I pray for salvation right now, Lord. Sa mga kapatid ko po, Panginoon, na minsang nadapa, minsan, Panginoon, nagkamali, Panginoon, I speak for forgiveness right now in the name of Jesus. Itutulak mo kaming humingi ng tawad, Panginoon, kasi mas ramdam namin yung pagmamahal mo at naniniwala kami na mas gusto mo kaming patawarin kaysa parusahan. Kapatid, gising! Mahal ka ni Jesus! Come to the altar. Lapit ka sa altar kung saan makakasumpong ka ng kapatawaran. Makakasumpong ka ng pag-asa. Makakasumpong ka ng pagpapala. Get up. Get your victory. Binibigay sa iyo ng Panginoon yung katagumpayan. You will finish the race. Lord, I speak for restoration sa mga relasyon na nasira, Panginoon. Na hindi ko alam kung bakit nasira ito, Panginoon. Pero one thing for sure, God, you are the God of restoration. May mga pamilya na muling magsasama, muling magpapatawaran, mga disciples and disciples na muli mong ibabalik sa fellowship, Panginoon. Bubuksan mo ang aming isip. Bubuksan mo ang aming puso, Panginoon. This is the reason why we are created, God. To love you and to love people. Thank you, God, for the restoration. I-restore mo ang aming pangarap. I-restore mo, Panginoon, ang ganda ng aming mga gawa. I-restore mo ang ganda ng kalagayan ng aming puso at isip. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Nire-receive po namin ang lahat ng bagay na ito, Panginoon. At minsan pa, before we end the celebration, come on, once again, worship the Lord. Jesus is the name. The name above every name. Love came down to rescue me. Love came down to save me. Come on, celebrate Jesus. I am yours. I am matagal nang binigay yung regalo mo. Ang pangalan niya, Yesu Cristo. You're amazing, God. Love came down and rescued me. Love came down and set me free. I am yours. I am forever yours. Mountain high or valley low, I see now that in mind my soul. I am yours. I am forever yours. I am yours. Yes, God, come on, declare it. I am yours. All my days, Jesus, I am yours. I am yours. Yes, I am yours. I am yours, Jesus. Minsan pa itataas po natin ang ating mga kamay ngayong oras na ito. And I want you to believe. I want you to receive. As I says this word,
Magmamanifest sa iyo ang kapangyarihan ng Panginoon. Right now, amazing people of the Lord, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. And may the Lord look on you with favor and give you peace. Father, receive all this blessing. Lahat po nang naniniwala siyang pinagpala, magsabi ng malakas na. Amen and amen. God bless you, amazing people of God.